Hey guys, nagkalas tayo ng ano no, ng, or nag-repack tayo ng bearing. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa, just in case na gusto nyo rin gawin, no, para makita nyo kung paano. Before that, mag-subscribe naman kayo sa channel natin, guys. So there. First, ang kailangan nyo lang naman gawin is jack up the vehicle. Or yung D-Max ninyo, and then para enough na matanggal niyo yung tires, ang ginawa ko, naglagay pa rin ako ng jack stand, no? Just safety measures, kasi matagal na nakaangat yung sasakyan, so baka mag-fail yung jack. Eh, ang gamit kong jack ngayon is yung galing sa sasakyan, yung manipis lang ayan. Makikita ninyo. So after that, pagtanggal ng tires, luwagan niyo yung ano, dust cap. So pag niluwagan niyo yung dust, yung mga screws ng dust cap, huwag niyo na muna ng tanggalin, no? Para hindi messy. So ano lang, enough lang na ma-pihit niyo siya, kasi mamaya iikot na yung rotor eh. So after niyan, tanggalin niyo yung brake pads by accessing yung brake pad access niya doon sa caliper using 12 mm. Parang ganyan. Pag natanggal nyo na yung brake pads ninyo, it's a best time na rin nalinisin siya, no? Nilinis ko na rin yung mga brake pads kasi parang greasy siya and malikabok. So nilinis ko na rin yan. So after nyan, bilad nyo lang yung pads ninyo para hindi basa pag sinalpak mamaya, para hindi madulas. After nyan, ito yung pinakamatigas na trabaho. So you will be needing a breaker bar for that. Kung may compressor kayo, impact wrench, better. So sa akin, wala akong impact wrench, so ginamit ako na lang ng breaker bar. So it's a size 22mm na socket. Salamat nga pala kay Ruben Ruiz, no? Wala kasi ako size 22 na bilhin, hanggang 21 lang yung sa akin. And pinalalamove ko na lang dito, hinirap ko yung size 22 niya. So there. So ginamit ako siya ng breaker bar. Natanggal ko naman siya, and pag natanggal niya yan, i-secure nyo lang yung caliper, no? Kasi yung buong assembly ng caliper, i-tatabi nyo lang yan. Sa akin, ginamitan ko ng box para hindi pwersado yung brake lines kapag nakabitin siya. So, nilagyan ko lang siya ng box, and doon ko tinayo yung caliper. And paglagay ng caliper, makikita ninyo, doon nyo na matitesting yung rotor ninyo, i-spin nyo siya, ikot nyo. Para malaman niyo yung difference before and after nung paglagay niyo ng grease. So buong assembly ng caliper, i-access na natin yung dust cap. So ayan yung sinasabi ko na madali niyo na siya matanggal kasi niluwagan niyo na kanina. And pag tinanggal niyo yung dust cap, tabi niyo lang lahat yung mga tornilyo, no, anim yan. So para hindi kayo makulangan later on. Mamaya masipa-sipa niyo yung saan mapunta. So once na alis niyo na yung dust cap, meron na kayong access dun sa pinaka-hub. Ang kailangan niyo lang dyan is screwdriver. And kung meron kayong impact screwdriver, better. Phillips head, by the way. So sa akin, hindi naman ganun kasikip. So yung regular, manual lang, no? Kapag niluwagan niyo siya, press firmly. Press firmly, madiin, and then i-twist niyo. Kasi mahirap 'yan kapag hindi na ano, baka mabungi, bumilog. So, 'yun ang iniiwasan natin. So, pag naalis niyo na 'yan, yung parang ring na 'yan, ayan yung pinaka-lock nung washer screw. So, yung washer screw na 'yan, kung makikita niyo, may tatlong butas 'yan. Doon sa Phillips screw. And then may another dalawang butas yan na malaki. So sa kasa kasi meron silang tool dyan na parang may handle, and then may fork na nakaganyan. And then merong nakaprotrude na dalawa. So ikakabig lang nila yan, malulusan na nila yung washer screw, no? So yung washer screw na yan, since wala akong tool na ganun, ang ginamit ko na lang is parang sira na screwdriver or anything na mahaba, no?
tinusok ko siya, wag niyong itutusok yan sa ano or ipupukpukin sa may butas ng screw ha. Mamaya mag-bungi yung thread niya, tepok na naman. Ano. So, doon lang sa dalawang access holes niya, may times, doon sa left ko or doon sa right, isang tap lang, maluwag siya. So, nice. Pero dito sa may driver side, masikip. So, ayun yung medyo nahirapan ako. But anyway, pinukpok ko na lang siya hanggang sa lumuwag doon sa access holes niya, no? And then, kapag natanggal nyo na yan, pag hinila nyo yung rotor, easy lang, no? Make sure na sasaluhin nyo kasi yung bearing, yung outer bearing niya na maliit, it will just pop right out kapag hinila nyo. So, pag nalaglag yan, pwede ma-damage, no? Yung bulitas niya. So, saluhin nyo na. Medyo, kapag inaalog nyo na palabas yung rotor, gently lang, no? Kasi may seal yan dun sa inner bearing. Baka ma-damage nyo rin yun. So, gently hilahin nyo hanggang sa mahulog yung bearing, outer bearing. And kapag nahulog nyo na yun, itabi nyo na. And then, gently hilahin nyo na yung rotor. So, pag nahila nyo na yung rotor na yan, ilapag nyo na lang. And then, merong seal yan, yung sinasabi ko kanina, sa para dun sa inner bearing. So, ang ginamit ko is parang chisel, no? Ganito yung ginawa ko. Tap nyo lang yan. And then, huwag nyo itatap all the way hanggang sa magpapout siya on one side. Ha? Kailangan, itap nyo lang siya. Enough na makita nyo lang gumalaw yung seal. And then, rotate ninyo dun sa opposite side niya. Itap nyo lang din dun. And isang tap lang yan, sigurado luluwa na yan. And by the way, yung seal na yan, every time na magpapalit kayo or mag-repa kayo ng grease sa wheel bearing ninyo, gumamit na kayo ng bago. For my case kasi, sarado lahat. So, in-inspect ko naman, pwede pa. But papalitan ko rin yan soon kapag nagbukas na yung bilihan natin. So, after nyan, pag na-pop out nyo na yung seal, ma-access nyo na yung inner bearing yung medyo mas malaki. So yan, tabi nyo na lang din yan. So kapag naitabi nyo na yan, ang cleaner na ginamit ko para matanggal yung stubborn grease na yan is gasoline. So yung gasoline na yan, binabad ko muna yung mga bearings, pati yung mga screw, anything na may grease, no? Except for the seal. I'm not sure, pero hindi ko siya binabad ng matagal kasi baka masira yung rubber niya. So, sinantabi ko na lang muna siya, pinaka-last ko lilinisin. So, ganito yung ginawa ko ng pang-brush sa kanila, sa mga bearing. And it's a good time na rin to inspect kung merong severe abrasion yung mga bulitas. Kapag medyo butas-butas na yan, and may abrasion na, it's time na kailangan ng palitan yan. But in my case kasi, wala naman. So, okay siya. And this is a OEM pa yung kasama sa sasakyan, lumabas sa kasa. No? Regular kasi, o hindi naman regular. Naalagaan ko kasi siya, na-repack ko siya, 70,000 kilometers na ako ngayon. Eh. So, this is the third time na ma-repack siya. First two sa kasa, second sa labas, and then tong third, ako na ang gumawa. So, there. So, kapag na-inspect nyo na yan and seems okay naman, move on na tayo dun sa next thing. Yung rotor, may grease yan na nakapak sa loob, no, ng rotor. Kung saan nyo inalis yung mga bearing. Tanggalin nyo muna yung makapal na grease with a paper towel. And then, para konti na lang yung lilinisin nyo mamaya. Gasolina rin ang ginamit ko dyan. Gumamit ako ng spray bottle para spray-spray na lang din. So, ngayon na linisan nyo na yan, it's the best time para malinisan nyo na rin yung backplate. Yung backplate is just a 12 mil na tatlo yan. Kinalas ko na siya and then nilinisan ko na rin kasi sobrang dumi na. And after nyan, it's another best time para malinisan nyo na yung ABS sensor ninyo. So, yung ABS sensor is nasa likod. May kita nyo yan, it's a 10 mil. Kapag hindi naman sobrang higpit yan eh. Kapag
na-unscrew nyo na yan, huwag nyo hihatakin dire-diretso. Gently lang, no? And if possible, gamitan nyo ng screw doon sa kung saan, or screwdriver doon sa pinagtanggalan nyo ng screw, na medyo i-rotate-rotate nyo lang siya hanggang sa mag rotate-rotate nyo lang siya hanggang sa madali na lang siyang matanggal. Huwag nyo pipilitin pwersahin palabas kasi puno ng dumi sa loob yan, sumikip na yan over time. So yung mga umiilaw sa mga ABS sensor or ABS sa dashboard nila, ganito yung ginagawa, no? So nilinisan ko na yan, sinantabi ko na, and then yung steering knuckle, nilinisan ko na rin since wala na yung backplate dyan. Dinamitan ko na rin ng spray bottle ng with gasoline, and then brush lang yan ng kahit toothbrush lang siguro, pwede na yan, spray lang kasi magandang degreaser yung gasolina eh. And then of course, habang ni-spray niyan, salain niyo yung tutulo doon. It's messy. And huwag niyo na lang itapon kung saan-saan yung gasolina, no? Sa akin kasi iniipon ko yan. So itatapon ko yan sa nandoon sa talyer ng friend ko, usan sila merong imbakan yan. Huwag niyo tatapon diretso sa kanal. Eh, hindi maganda yan. So, yun. So, once na meron na yan, nalinisan nyo na lahat ng pwedeng linisin. Even screws, pwede nyo linisin yan sa gasolina. Bumumuti uli siya. And, punta na tayo sa repacking. So, sa repacking, it's either, it's best, no, kung meron kang grease packer, parang ganito. In my case, wala. So, old school tayo. Two kinds ng ano, ng old school method. Meron yung ilalagay mo sa pan, and then pupukpukin mo dun yung ano, yung grease hanggang sa pang-penetrate siya. Ayoko nun kasi na talsik-talsik yung mga ano, yung grease, messy. So, palming method lang ang ginawa ko, no. Put amount of grease, parang ganito. And then kung saan yung may pinakamalaking butas na access dun sa bearing, which is dun sa likod, i-press mo lang siya firmly. Ulit-ulitin mo lang siya, no? Parang sa video ko na to. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa yung grease. From sa ilalim, dun sa ilalim ng bearing, lumabas siya dun sa pinakatuktok. Nakapenetrate na ang grease natin dyan sa ibabaw. Repeat mo lang yan, paikot, hanggang sa lahat meron. It's gonna be messy, pero may way ako para mabawasan yung mess after, no? So once na narepack nyo na yan lahat, puno na ng grease, pahiran nyo pa yung outer nyan, and then yung kamay ninyo puno ng grease yan. So ang gagawin ninyo, yung inner bearing seal na tinanggal natin kanina, scrape nyo yung grease sa kamay ninyo. Manipis kasi yung metal na yan, so yun yung ginamit ko para hindi masayang yung grease. And hado grease pa naman yung gamit natin. So, bakit kasi hado? Hado grease ang gamit natin. Well, ito yung link, guys, sa taas. Just in case na interested kayo makita kung bakit hado grease. May magandang reviews ako na nakikita dyan. And it works, really. So, view nyo lang yung link dito sa taas na yan. So, there. So, once na nasimot nyo na lahat yung grease sa kamay ninyo, lagyan nyo rin ang grease doon sa rotor, sa gitna. Be generous pang naglagay kayo ng grease dun sa loob, no? Dun sa gitna, pahiran nyo yan sa ibabaw, sa ilalim, parang ganito sa video, na very generous yung nilagay ko kasi kapag kinulang yan at uminit, mag-fail yung bearing natin. So there. So kapag nag-grease nyo na yan, nalagyan nyo na ng grease yung dalawang bearing, kung saan nyo hinugot yung rotor, lagyan nyo rin ng konting grease yun, ano? Para generous talaga yung grease na nilagyan nyo. Mas maganda kasi mas madami, pero huwag yung sobrang dami, sayang din naman yung grease eh. Tatapon din yan. So, enough lang na sa tingin niyo na okay, parang ganito sa video, sa picture, sa video. Okay na yan, yung ganyan. And once na ikabit nyo na yan, pinalit nyo na yung washer, yung washer screw, i-make sure nyo lang na wag sobrang higpit,
Kasi in my case, ang napansin ko dun sa dalawa, sa left and right, sa passenger side, sobrang higpit nung washer screw. Ayun yung reason kaya nag-veer right ako, or veer left. Kahit sobrang balance na and align yung gulong, hindi namin makuha. So ayun yung difference, may restriction dito sa may passenger, sa may driver side. So enough lang yan na mag three wheel dapat yung rotor ninyo kapag iniikot ninyo. And once na okay na yung sikip ng washer screw, alugin nyo yung rotor. Make sure na walang alog yan. Zero alog dapat yan, kasi pag umalog yan, mag-fail yung bearing ninyo over time. And kapag walang alog, pwede nyo na ibalik yung lock ng screw, ng washer screw ninyo, nung may tatlong Phillips screw, no? So pag nailagay nyo na yan, make sure nyo aligned yung tatlo. Pag naka-align na yan and na-screwhan nyo na, huwag masyadong mahigpit. Okay na yung sa kamay lang, no? Kasi baka mabilog yung ano, yung screw. So once done, ikot-ikot nyo lang yan hanggang sa tumahimik siya. Yung first kasi niyan medyo maingay pa, kasi yung nagaano pa, kumakalat pa yung bearing or yung grease sa loob. So may swooshing sound pa yan habang umiikot nyo. Pero hanggang mamaya yan, habang iniikot nyo na umiikot yan, pinaiikot ninyo, yung grease medyo pumupunta na yan sa gilid, and then kumakalat na siya ng husto sa loob, tumatahimik na. Ang ganda na ng ikot niya. Make sure na nag-free wheel yan, walang restriction. So parang ganito sa akin. And after nyan, if nakita nyo na walang kalog talaga, and that is the time na pwede nyo na ibalik yung caliper assembly. So yung pagbalik ng caliper assembly, yung size 22mm, ang ginawa ko dyan is tinorque ko siya ng 100 foot-pounds. Kapag torque ng 100 foot-pounds niyan, okay na yan siguro. And it's best nga kung meron kayong temporary yung pang lock ng screw. Yung parang siya, yung temporary lang, wag yung permanent. It's patakan nyo lang sana if kung meron kayo niyan. In my case, wala rin kasi. So, wala rin mabilhan. Kaya tinorque ko lang na muna siya ng 100 foot-pounds. Pero lalagyan ko rin yan kapag pinalitan ko yung seal ng inner bearing. So once meron na yan, naikabit nyo na yung caliper assembly, na-torque nyo na siya, ibalik nyo na yung brake pads ninyo. So yung brake pads ninyo and pagbalik ng tires, and of course pati yung dust cap. Yung dust cap, yung screw niyan, ginamitan ko ng anti-seize, yung anim na screw, para umiinit kasi yan eh, and then nababasa. It works as ano na rin, para hindi siya mag-seize in the future, and para hindi rin kalawangin. So ito ang ginamit ko, worth na anti-seize. Medyo pricey siya, pero mas mahal kasi, and mahirap kapag nasira yung dust cap ninyo, no? So once na ikabit nyo na yan lahat, and nasikipan nyo na, naibalik nyo na yung tires, and you're good to go. Ganun lang siya kasimple, guys, no? Medyo intimidating lang sa umpisa, dahil ang daming babaklasin. But once na nabaklas mo na siya, and pag inulit mo na, dun sa kabilang tire, no? It took me 2 days kasi, one tire per day lang. Kasi mag-isa lang ako. So, the second tire na gagawin ninyo, if for example, nangyari sa inyo is 6 hours bago ninyo natapos yung first, 3 hours na lang yung next tire ninyo, dahil alam nyo na lahat ang gagawin ninyo. So, there you go, guys. Kung interesado kayong at kompleto naman yung tools ninyo, no? So, madali nyo na lang din magagawa yan. And importante yung grease, kasi pag nag-fail yung bearing ninyo, kakalog, medyo mahal. Mas maganda gawin nga din yan every time na ilulusong nyo sa baha, i-repack nyo na yung bearing nyo as soon as possible, kasi kapag kinain na ng kalawang yan, yung ribaba ng kalawang, papasok na yan, yun na, nag-damage na yung bearing natin, then kakalog na yung tires ninyo. Pag kumalog na yan, yun na yun. Kaya, so there you go, guys. Simple lang, madali lang yan, and kayang-kaya ninyo yan. Basta kompleto ang tools, lahat nandiyan.
you're good to go. So there you go, guys. Have fun and wash your hands. Bye.